Hello, you're watching Edgar's Key, and today po ako ay magluluto. So samahan niyo po ako magluto ng lunch para sa aking mga chikitins. So right now po, subukan po natin gumamit ng tututo ko muna po ang aking workstation. Lagayin muna po tayo ng apple para po sa kanila. So, every day, nagpiprepare kami ng apple before 18. So, tayo muna po ay mag-apple. Linis ko na po ito ang aking kasi na kanina para po malinis. Yan. Lagyan po natin ng strainer para hindi po dumiretso ang dumi sa lababo. Kuchilyo, of course. So, tara. Magkaya tayo ng apple. One day apple keeps doctors away. Yun ba yun? Muito bonito. Po aking gawain everyday. Habang wala pa pong trabaho, mag-prepare po tayo ng lunch para sa ating mga anak. Siyempre, prepare po natin yung mga healthy foods, especially yung mga vegetables and fruits kung meron po kayo. And then, bigyan po natin sila ng masarap at masustansyang pagkain. Kaya nga.
Siyempre, pag nasa kusina po kayo, mag-ready po kayo lagi ng pasurahan. Yung ambasurahan po, gagamitin po. Tapos na lang maayos. So, ngayon naka-ready po, wala akong maisip ng ulam. Yung naisip ko lang, gulay pa din. So, suck it up. Gulay is life, so let's go for baby eggplants. Ano bang gagawin ko dito? Ano bang gagawin namin dito? Siyempre, meron po akong malaking kawali. Nagluluto po kasi ako ng lunch. Kasama na po ang dinner. So, ang preparation ko palagi ng lunch, meron pong vegetables. So, fish and vegetables. So, morning, so breakfast, si Mrs. ang mag-prepare. Ako po sa lunch. Linisin mo natin, syempre. Ina-assure ko po na nakain po ng tamang nutrients ng mga bata ko, especially yung vegetables po, everyday, from lunch and dinner. So, ina-ready ko po, may fish na po ako dito. So, tambakol. Yan po ang aking papakain sa kanila. Manigas kayo. Ang kumantra patay. So, hugasan po natin ang mga baby talong. Maliit po sila. Gusto ko ito maliit. Hindi ako na malalaki. Pangit po kasi pag malalaki. So, maliit po pinipili ko. Para malaman natin na ayos sila, biyakin natin siya. Tingnan natin ang dito niya. Okay. Okay. Alamin natin kung may sira itong mga talong na maliliit para isang director. Tutuan na lang. Wala akong maisip pero ang naisip ko pagkain. Kaya ay magluto kasama ang pechay po and mustasa. So, hindi ko alam ang tawag dyan, pero ang alam ko, pagkain yan. Aray, natusok ako. Maraming nagsasabi, bakit daw ganun tumuloy ng aking pagluluto ng gulay. Walang pakilamana. Hindi na po ako nag-iisip ng kung ano-anong luto. Basta alam ko, tapos siya lutuin dahil siya po ay gulay. Hindi ko na po inaalam o nilalagay ng label kung anong klase ng pangalan yun dahil ang alam ko, siya ay gulay. So, lutuin naman siya, kainin. Pingisangipin ko yun. Ayan, meron. Ayan. Disgusting. Ako po ay gutom na. Dahil konti ang kinain ko kanina. Ako ay nagda-diet. Masyado po lumaki ang aking katawan. I mean, lumobo ang aking katawan. Kasi po, wala kong ginagawa. Wala kong trabaho. Kain-kain. Sa Saudi po, isang beses ako kumakain ng kanin isang araw. Dito sa Pinas, tatlong beses. So, meron pang bonus na merienda. So, ikaw naman kasi hindi ako tatabanan. Pero syempre, from the beginning po, bago po ako mag-vlog-vlog, pag ako po ay nagluluto talaga ng lunch, talaga po siyang puro gulay po. So, itusin ko muna ito. Habang nagpiprepare ko ng ibang bakit ako merong oil na malam dito? Mga kasaway na bata, hindi nagiginis. Nandito ang aking maraming oil.
excuse me. Magtipid po tayo, syempre. So, yung oil, ilagay dito. Ah! Dapat dito lang pala ako magluto. Wait! Hindi pala pwede. Kasi maglalasa siyang manok. Siri, end! Siri, end! Continue my video, please! Yeah. Pasaway na Siri. Biklari mo na pasok sa eksena. Okay. Oil, oil, oil. So, gamit po tayo ng dito. Tumalon. Laki oil. Oil, oil. Sinisin po natin itong aking pechay ng aking muskasa. So, again, wala pong definite na uri ng luto ito. Basta ko lang tululutuin. Basta alam ko ito po ay gulay. So, wala magulo. So, tumalak yung kawali para isang salangan lang. Ito ang apoy. Lahat nakabaligtad na. Kainaan po natin ang ating apoy. Baka kasi masunog po. So habang po tayo busy sa paglilinis at paglagayat ng ating mustasa, mamatay ka sa pait. Ang kumontra, patay. Basta kumain kayo ng gulay. Okay? Okay. Dilitin mabuti sa tubig. Ayan. So, wala pa yung dumi. Running water is better. Pero siyempre, magtitipid po tayo. Hindi po pwede pasta lang dapat puro ng tubig. Hindi po pwede yun. Bawal pa sa aming bahay yun. Kami po ay tipid. So, gulay. Everyday gulay. Sa morning po ay
Maayos, minsan tuyo, minsan itlog. Pero sa tanghali po, palagi po may gulay. Isda or minsan po meron pong kahni. Kaya madalas po isda ang favorito ko. And then, gulay. Saka sa gabi. Tapos sa gabi, bahala na. Bahala na si Batman kung anong ulam sa gabi. So alam ko, kakain kami ng gabihan. So ngayon, gulay po talaga. Paborito ko gulay, dapat paborito din ng lahat. Okay, ito ang kamatis. Naka-ready. Tarihan itong apple para bukas. Siyempre may takip para sa ito. Okay, bawang, sibuyas. And then, bell pepper. Oops, ngayon. Meron ditong kamatis na hilog. So, unahin yung hilog. Okay, bawang. Mga dalawa lang kasi parang mahal. Pagpasaway, pagtapon. Kunti lang, dalawa, pwede na yun. Okay, tuloy ng balat. Make sure kayo po ay mag-prepare ng masustansyang pagkain para sa mga bata. Di po nila alam yun. Ang alam nila, puro masarap. Huwag may silang spoiled yun. Kailangan po ng gulay ang bata. Kailangan po rin ng isda. Nila po puro masarap. So, dito po tayo sa gulay. Gulay is life. Nung kumakla, patay. Teacher. Okay. So, ang gagawin ko po, binipilito ko ngayon yung talong. Kasi gusto ko sana ng namimiss ko yung talong na may toyot calamansi. Kaya lang, kailangan kasi ang protocol namin magtitipid. So, kailangan ako magluto ng gulay na sasapat hanggang gabihan. Ang gagawin ko po ay hahaluan ko siya ng ito nga, ketchup at saka po mustasa. And then, gigisa ko siya para po dumami siya hanggang gabi. So ito, gulay, kukulangin siya mamayang gabi. So kailangan ko pandagdagan. Kasi po nga ay ako ay kailangan sila ay isang lutukan. Pechay, gulay. Meron po akong pulang itlog doon sa tira para dagdag ko na lang po sa breha. Natin ang datan, tuloy ang luto, tuloy ang gayat. Ito po ang mga paborito kong gulay, okra, siyempre. Mga anak ko po ay nakain ng okra, so walang problema. Ang magreklamo, patay, hindi joke. So, ito po.
bubuksan ko sa ng oil. Bubuksan ko ng oil. Powder ka. Tapos akong magluluto. Again and again, wala kulang. Kung ano mang luto. Sabihin niyo, ano ba yan? Binisa ba? O ano ba? O ano ba? Hindi ko po alam. Basta alam ko, magsusutay ako. Bawang. Okay. Kailangan natin. Ang kagandahan po sa ginagawa ko po, ako po ay hindi gumagamit ng asin. Hindi din po ako nagamit ng kahit ano. Processed food or magic sarap. Hindi po uso sa amin yun. Only black pepper. Black pepper po na natural. And then all organic po ito. Lahat po. Kung tataka kayo, hindi ko alam kung bakit kayo nagtataka at paano nagkakaroon ng bata ang pagsusutay. Siyempre, pakakatasin mo po ang bawang sibuyas. Pakakatasin mo siya. And then, kamatis. Okay. Kailangan ang apoy. Okay. Dahil medyo malaki ang ibang okra. Ang gawin natin, hatiin natin sa dalawa. Okay. Dalawa. So, wala ko nang gawang big okra. So, favorite po namin yan. Hatiin sa dalawa. Okay, dalawa. Masarap po yan. Okay. Dahil po siya ay bagalan natin ito dahil puri-puri na naman po ito. Bandaw. Yan, bandaw. Yan, tapit natin ito mga ito. Okay. Dahil po napakatas na at nandito po ang talong, tara, pasamahin natin sila para masyang sinutay na talong. Ngayon, paano po magkakapun ng gasa? Yan na yun. Hindi po. Minsan po nalalagay po ako ng toyo, konting-konting toyo lang yung nabiso nila. Or shrimp. Hindi yung shrimp na? Yes, sir. Okay, dahil ketsa. Dahil ketsa. This is bagoong. This is ang bagoong. Okay. Bagoong saute shrimp paste. Sweet. Sorry, tayo sa sweet. Kaya lang po ang dinalagdag ko minsan. Tara po, paglagay po tayo nito sa dalawa. At kalahati. Yan lang. Hindi, bagong po yan. Nakakalasa po talaga yan. Ihahado ko ang okra.
Okay, buhay na muna po. Bakit ang malakas ng ating? So, para sa binagoo ng gulay. Nalimutan ko palang i-atin yung konti ang aking magamit ko naman yung aking sa akin okay lang kaya mga batang kapain siya may picture na kasha sa bibig nila at meron pa ako pastasa and okay. Ito na rin sa'yo. Ay, hindi pala pwede. Huwag na pala. Na-judge niyo pa ako. Natuwi ko lang pinag-direct pa. Okay. Bali, tapos na yung aking hitay. May bulay. Bagyan ko na sa'yo po. So, hindi naman po ako cooking show. Gusto ko lang po magluto. Siguro kung may mag-sponsor dyan, okay naman. Ako po ay pagluluto ko kayo. Bigyan niyo po ako ng challenge. Siyempre, sa gasos niyo. Prepare, kung ipapaprepare niyo sa akin. Then, bibidyo natin. Sige, why not? Challenge. Hindi, may tumalsip. Bonus na yun. But sa ngayon po, ang aking ginagawa po ay morning cooking sa lunch na gulay for the kids. Siyempre, hindi po lahat ng bata nang gusto ng gulay. Some of adults also. Pero, kailangan po tayong mag-initiate sa ating kabataan na tayo po ay kumain ng gulay. Magkita po yun sa katawan. Tara, malatapos na po ang aking niluluto. So, silipin natin. Yan po siya. So, ayan. Masira ang camera ko, kaya medyo malay-lay tayo. So, okay na po. Tapos na po ako magluto. Mamaya po kami kakain na. Salamat po. Bye-bye.